Ayun ang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mampanig ng mundo. Sa ating mga kaibigan OFW, kumusta po kayo? Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala at sa araw na ito ay magkakaroon lang po tayo ng update dito po sa ibinigay ding update ni Papa Dins patungkol po kay Bong. So mayroon lang tayong konting reaction video. Pasensya na po kayo at ngayon lang po tayo muling nakabalik sa ating pong pagre-reaction sapagkat tayo po ay kasalukuyang nag-a-undergo din sa ating itong trangkasong ito. Pero anyway, medyo pa-okay na po. Ayan. So ito pong update mga kaibigan ni Papa Dins patungkol po kay Bong. Ito po ay pangalawang update na po kung natin pong matatandaan. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, sana po ay patuloy nating tulungan si Papa Dins. Ngayon po ay 99.6 na po ang kanyang subscribers at almost 400 na lang mga kapatid, no? Almost 400 na lang. At makukuha na po niya ang kanyang silver button. Isa po ito sa napakagandang regalo pa rin natin naman para po kay Papa Dins. Para sa ganun po ay atin po naman mamotivate o matulungan na mamotivate palalo si Papa Dins. Oy, congratulations nga pala sa kanyang first lipat bahay. At talaga namang napakasaya ng kanyang first lipat bahay. Okay, so sana po makaibigan, sa hindi pa po nakasubscribe, i-follow na po natin Papa Dins. At nasa baba po ang link, ganun din po naman ang kanyang syempre ka-business official. Okay, so balik tayo dito po sa usapin kay Bong mga kapatid. Ito nga po at makikita natin kasama niya si Butchok. Marami silang bit-bit na ayan ho, marami silang bit-bit na gamot. Ano po, ito po ay gamot para kay Bong, no? So, although naging masaya po yung pagbibigay nila ng update sa pangalawang pagkakataon, ay naging masaya po tayo na nalaman natin. Pero maaring masabi kong malungkot in a way na nalaman natin yung estado at kalusugan ni Bong. So, para po sa mga hindi pa nakapanood, si Bong po ngayon ay dumaranas ayon sa kanilang pahayag ng pinakamalalim na depresyon. Yung pong pinakamalalim na depresyon mga kaibigan ay sanhi po yan. Alam naman natin yung kalagayan ni Bong noon, di po ba? Hindi naman po siya talaga totally mga ngalakal. Sumayaman naman po sila Bong. Pero dahil po sa sitwasyon, lalo na po nung mawala po ang kanyang nanay, napilitan na po siyang ikayod ang kanyang sarili para mabuhay at pumasok na po siya sa pangangalakal. Mahabang proseso po ito bago matagpuan ni Ka-Business. Kaya ho, ang nangyari, unti-unti ay nalulungkot si Bong, ang kanyang scapegoat, ang kanyang nagiging panandali ang solusyon ay ang pag-inom. So this time, at least nalaman natin ang dahilan kung bakit umiinom si Bong. Yun ang kagandahan pag napapasok natin sa institusyon at nalalaman kung baga natin trace up bakit ano nga ba ang rason bakit lagi siyang umiinom. So parang scapegoat niya yung pag-inom para makalimot sa kanyang nararamdaman o sa kanyang mga pinagdadaanan. Ang problema nga lang mga kaibigan, syempre dahil hindi nga ho nakokontrol, naging addicted na po siya. Yan, so sumusobra na po. So dito po medyo kinakain na po yung kanyang kaisipan ng alcohol at sabi nga nila ay napag-alaman na bumaba yung IQ ni Bong, no? Plus ang pinangangambahan nila ay yung check up niya o diagnose, no, sa pneumonia. Isa ho sa pinangangambahan nila ang bagay na yan. Pero lahat ng ito mga kaibigan ay epekto po ng pag-inom. Siyempre pag nalalasing siya, matutulog na lang siya sa kung saan, basa, di ba? Yun po yung epekto na niyan. Pero sa kabilang dako, ako para sa akin, kaya ho nagbigay tayo ng reaksyon. Hindi po natin dapat ikalungkot ito kasi andun na nga po siya sa proseso ng paggagamot at pagpapagaling. Isa lang sa pinakamaswerteng bagay na maaring masabi ko, dahil si Bong ay nakuha nila Ka-Business, ang isang pamilya na may layuning tumulong nang tunay at totoo. Iyan po ang pinakamainam. Pangalawa, ang pinakamagandang punto doon
nasa gipsibol at naipadala doon sa institusyon sa panahon na hindi pa iginugupo ang kanyang katawan ng kanyang karamdaman. Kumbaga malakas pa siya kasi mahirap po kung bumagsak na po ang kanyang immune system at kinain na po ang kanyang katawan sa karamdamang ito kasi talagang mahirap na po yun, mahabang gamutan ano po, at talagang magiging peligro po ang kanyang kalusugan. Pero ang kagandahan sa ngayon, dahil malakas pa siya nang naipasok doon at kumbaga parang naagapan itong papasok pa lang ng mga karamdaman sa kanyang katawan. So base naman sa paliwanag, napakaganda kasi kompleto yung institusyon, no? Mayroon na ibinibigay na o nire-response nila yung lahat ng aspeto. So mayroon siyang physical, spiritual, no? Nandoon. At ang pinakamaganda ngayon, nalaman natin na nag-aaral na pala si Bong. So yan yung pinakamagandang good news, no? Kasi at least alam natin, kahit man lang sa pagsusulat ng pangalan ay pwedeng makapagsulat na si Bong, no? Sa pagbabalik o paglabas ni Bong after 6 months, naniniwala tayo na isang panibagong Bong. Ang kailangan lang natin sa ngayon ay isang mahabang at malalim na dasal. Sana tulungan natin na malampasan ito ni Bong, makatapos siya, ano po, at hindi siya mabagot doon, magtuloy-tuloy itong kanyang proseso para naman sa kanyang kagalingan. At ganoon din po naman siyempre, bigyan natin ng malalim at isang mahigpit na dasal para po naman sa ka-business family. Alam naman natin at hindi alintana ang ganitong klaseng gastusan sa proseso ng binabayaran doon at sa mga gamot na kailangan ni Bong ay talagang malaking gastusan po yun para po kila ka-business. Pero samahan po natin ng dasal na sana po ay magkaroon man ng mas higit pang biyaya para masumpungan ang kanilang ang pangangailangan ni Bong. Ano po? At siyempre, para po sa ating lahat, tayo po na mga manunood, sa simpleng hindi pag-skip ng ads ay malaking tulong po yan. Sa simpleng pag-share ng mga video ay malaking tulong po yan. So, alam naman natin na kahit papano, sa revenue ay nakakatulong. Makakatulong yan para sa mga resources ni Ka-Business. At napakalaki po at napakarami po ng mga beneficiary ng Ka-Business family. Pero sana po, sa pagkakataong itong mga kaibigan, hinihiling ko po sa inyo ang isang mataimtim na panalangin na sana po ay magtuloy-tuloy ang paggaling ni Bong. Sana po ay magtuloy-tuloy na maisaayos itong mga problema, ano, na kanyang nararamdaman sa kasalukuyan. Magandang timing po yung kanyang pagpasok doon po sa rehab kasi tulad niya ng sinasabi natin, hindi pa gaano na ibabagsak ang kanyang katawan dito po sa mga sakit na pumasok sa kanya. Well, mga kaibigan, maraming salamat po. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pag-follow din po sa akin. Maraming salamat. Pasensya na lang po kayo at hindi tayo nakapagbigay ng mga reaction sa mga nagdaang araw kasi po tayo po ay sa ngayon din po ay nag-aayos ng ating pakiramdam. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At syempre mga kaibigan, sa ating pong mga giliw na mga teams na patuloy na nandyan na nakasubaybay sa atin, katulad po ng Team Ayuda Revive, syempre ang ating pong Team Burnable, Team Pima, at ang ating pong Team Budol. Ayan. So Miguel, love shoutout po kay The Sister Siblings, De La Torre Vlog, diyan po kay Ken Celeste. Miguel, love shoutout po sa inyo. Triple E Motovlog, Miguel, love shoutout. Kay Missing Kids, Miguel, love shoutout. Swiss Pandi, ayan, Miguel, love shoutout sa iyo. At syempre sa ating pong mga kaibigan na May Lusada, Miguel, love shoutout. Si Team Banana, Miguel, love shoutout sa iyo. Kay Francia, Miguel, love shoutout. At syempre kay MB Survivor, kay Bus Al, sensya na Bus Al, hindi ako nakakapasyal sa iyo kasi limitado din ang aking oras. Kahit kay Kent, hindi na rin ako nakakakyat kasi limitado po ang aking oras sa pagbababad po o pagharap po sa computer, no po. So sana po mga kaibigan ay
andyan lang po lagi kayo. At abangan nyo po September 25 mga kaibigan. Mayroon po tayong feeding program. Tayo po'y pupunta sa isang pulo, ayan, sa Morong Rizal, para po magpakain sa 80 na mga bata, 80 po na mga bata ang ating papakain para po sa Jollibee Charye. And of course, this is courtesy of Friends Life Matters USA. Miguel Love, shoutout Sir Alex. Thank you so much po sa pagtitiwala. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. And God bless and bye-bye. Ito po ay isang short update lamang po para kayo po. Manalangin po tayo at ipagdasal po lagi natin ang kalusugan nito. Maraming salamat. God bless po.